malaki yung expectation mo sa sahod mo, I mean, malaki yung demand mo sa sarili mo na hindi mo naman nahihit yung expectation ng employer mo. So, kumbaga, bumasi ka sa iyong ano, bumasi ka doon sa talent mo na kung magkano yung katumbas ng halaga ng serbisyo mo doon sa hinihingi mo sahod. Welcome back to my channel. This is Louis Cubar Vlog. And ang episode na ito ay gusto ko lang mag-share sa inyo regarding sa aking trabaho. Ayan, about florist. And kung magkaano ba ang offer ng isang florist o flower arranger dito sa Saudi Arabia. So alam nyo ba guys na ang isang florist ay very in demand po dito sa gitnang silangan, lalong-lalo dito sa Saudi Arabia. Ayan, bukod sa magaan lang ang trabaho, malaki ang medyo hindi naman kung pero para sa akin malaki talaga siya, malaki ang kikitain mo, malaki ang sasahurin mo kung ang iyong talent ay isang flower arranger o isang florist ka. So magkaano ba ang offer o ang sahod ng isang florist, halimbawa kung ikaw isang baguhan pa lamang, kung halimbawa ikaw ay galing sa Pilipinas. So possibility ang minimum po na pwedeng mai-offer sa US nagkakahalagang 2,000 reals to 2,500. So kulang-kulang siyang mga nasa 30,000 pesos. Ayan. So dahil sa baguhan ka pa, malaki na 'yan para sa iyo kasi hindi nyo ba kung salingin sa inyong kaalaman, sa mga service crew nga dito, kahit sa McDonald's ay medyo ang baba talaga ng kanilang offer, unlike sa florist. Alam nyo ba sa mga McDonald's dito, sa mga restaurant, ang pinaka minimum wage nila is 1,500 reals, so around nasa 20,000 pesos. So ang laki ng diferensya sa trabahong florist. So kung ikaw naman ay halimbawa, kung ikaw ay isang veterana na, may experience ka na, kumbaga galing ka na sa ibang flower shop around kingdom, kung gusto mong lumipat naman ng employer, so possibility din na magkakaroon ka ng malaking offer dahil nga maalam ka na, bukod sa magaling ka na sa, alam mo na yung mga ginagawa mo, alam mo na ang gawain ng isang florist, advantage pa sa'yo is magaling ka na rin mag-Arabic. So medyo mataas na yung offer mo, offer para sa'yo, and pwede nang ikaw mismo ang mag-demand kung magkano ang gusto mong salary. So pagpalagay natin, nalilipat ka ng employer mo after ng iyong 2 years contract. So kunyari ang sweldo mo is 2,500, so pwede ka nang mag-demand ng 3,000 or 3,500 reals. And then kasama na doon yung accommodation mo, libre. And ang transportation mo is libre din. So ang hindi lang kasali doon ay yung food allowance mo, cargo mo na yon. Pero mura lang ang expenses dito sa pagkain. Kung ikaw naman ay ordinaryo lang, katulad ko na matipid sa sarili, hindi naman sa tipid kung tipid, yung kumbaga sapat lang yung kinakain ko, alam ko yung budget ko sa isang buwan. So makakasave ka talaga ng malaki-laki dahil nga sa libre naman yung ano dito, libre yung kuryente, libre yung tubig. So ano pa nga bang gagastusin mo? Maliban na lang kung ikaw ay dadala or mahilig ka sa mga nightlife, mga coffee-coffee, mga hangout with friends. So medyo malaki talaga yung expenses mo. Pero sa katulad ko naman, alam ko na kung paano ko i-handle yung sarili ko. Alam ko kung paano i-manage yung financial ko. So may future ka talaga dito sa Saudi Arabia. Kung pipiliin mong maging isang florist, kung may skill, kung may talent ka sa mga artworks, kumbaga. So, meron pang isang ano doon guys. Kunyari, madalas dito maraming offer na
magbubukas lang ng shop, ang offer sa iyo 50-50. Maraming ganun dito, yung 50-50 kung confident ka sa sarili mo, takot kang parang sugal kasi yun eh. So 50-50 ibig sabihin noon, hati kayo sa kitaan. So kumbaga, ang trabaho mo is ikaw na ang magma-manage ng shop, ikaw na ang bahalang humanap ng mga materials. Kumbaga, lahat ng source ay nanggagaling sa iyo. So ang employer mo, kumbaga sitting pretty na lang sila, wala na silang iniintindi na maghahanap ng mga supply, mag-grocery ng mga dapat bilhin para sa shop. So hindi na cargo ng employer 'yon. Ang ibig sabihin ng 50-50, lahat ng gawain, lahat ng mga kung ano man yung kailangan sa shop, nasa sayo na 'yon. Kaya ang nagiging ano noon is 50-50. Pero ang ano doon, sagot pa rin ng employer yung residence permit mo. Kumbaga yung ikama, ang tinatawag dito is ikama, yung permit mo kumbaga. So sagot pa kasi medyo mahal yung ano dito, yung permit dito ng mga katulad naming dayuhan dito, yung mga workers. Medyo mahal ang permit per year. So sagot ko ng employer, and kasali na doon sa 50-50 na sinasabi, yung tirahan mo, ikaw na ang bahala, transportation mo, ikaw na ang bahala. Kasi nga, yung kita sa shop is hati kayo. Ililess yung mga expenses doon. So, sumatotal, kung magkano yung pinaka-net income ng shop, yun yung paghahatian nyo. So, risk yun, kumbaga, sugal yun. Kasi hindi mo naman alam din kung malakas ba ang kitaan. Pero kung malakas talaga ang loob mo, pwede kang sumugal. Kasi may mga kabayan din dito na sumusugal ng gano'n, na handa talaga silang mag-take ng risk ng gano'ng usapan na 50-50. Pero for me, kasi hindi ako masyadong dyan, hindi ako komportable kasi takot ako, ayokong sumugal ng gano'n. So okay lang ako doon sa yung kumbaga sa basic lang, sa salary lang, sa offer ng employer. Pero katulad nito na nakailang years na ako sa amo ko. So, if in case na lilipat man ako sa aking trabaho, kumbaga makakahanap man ako ng panibagong boss, so may karapatan ako mag-demand kung magkaano ang salary na naaayon din sa talent ko. Kumbaga, hindi ka naman pwede mag-demand ng malaki yung expectation mo sa sahod mo. I mean, malaki yung demand mo sa sarili mo na hindi mo naman nahihit yung expectation ng employer mo. So, kumbaga, bumasi ka doon sa talent mo na kung magkano yung katumbas ng halaga ng serbisyo mo doon sa hinihingi mo sahod. So, yun lang guys, sana naintindihan yung mga sinasabi ko. Yung mga nasa Pilipinas na gustong mag-florist, ayan, mag-home study lang kayo, kahit sa YouTube lang kayo, manood lang kayo sa YouTube, manood kayo ng mga pa-tutorials, and kung gusto nyo naman talaga na, gusto nyo kung gusto talaga maging professional ang pagiging florist, nire-recommend ako sa inyo na mag-enroll kayo sa TESDA para may certificate kayo if in case. Pero kung malakas ang loob nyo, pwede kayong mag-home study na lang, manood kayo ng mga pa-tutorials, ganun. Kasi naman ako direct hired kasi ako, hindi ako dumaan sa agency, yung mga nag-apply through agency. Ako kasi direct hired, may kakilala ako dito, so na-recommend na ako ng friend ko, kaya ganun yung nangyari sa akin, mabilis yung process ko, nakaalis agad ako na wala nang masyadong keme doon sa mga agency na yon. So nag-interview ako through online, ako ng boss ko. So usap lang kami ng agreement sa salary, and then ayun na, process na agad. Agad-agad na yung padala ng visa nila. So sana natulungan ko kayo guys ng idea. Kung sumabak man kayo sa interview, ang tips ko sa inyo, kahit na alangan kayo sa mga paggagawa ng mga bouquet, kahit na hindi nyo alam, yes lang kayo ng yes. Yung talagang pinaka-key doon, na confident lang kasi sa sarili nyo, yes sir, yan, alam ko yung mga ganito, alam ko. Kasi pagdating dito naman, may training naman tayo, hindi naman yung pagpasok mo dito sa trabaho,
isasaba ka agad sa giyera. Hindi, ano pa rin dito, nagbibigay pa rin sila ng training. Lalo na pag mabait talaga yung amo mo, matsyambahan ka ng mas mabait yung amo mo. Bibigyan ka nila ng training at may possibility na pag-aaralin ka pa nila talaga na mas magiging professional ka. Kasi ano yung mga Arabic eh, mga Arabo dito, mas maano sila talaga eh, mas pagka kung business, kasi masyado silang business-minded, kinakarir talaga nila yung negosyo nila. So gusto nila yung empleyado nila mas excellent sa trabaho. Kumbaga, may friend na ako na ang swerte niya, pinag-aral pa talaga siya sa Riyadh para lang talaga mas ma-perfect talaga yung, ma-polish talaga yung talent niya. So far ngayon, ang friend ko naman yayamanin na talaga siya. Pinalan talaga siya dito sa trabaho niya, florist. So ayan guys, sana may natutunan kayo at sana may na-share akong magandang kumbaga future plan para sa inyo, yung mga gustong mag-florist, gustong magtrabaho dito sa Saudi Arabia. Sana may naibahagi ako sa inyo. Ayan, kung gusto niyo pa talagang matuto, kung gusto niyo talagang i-pursue yung mga dreams niyo, manood kayo sa aking pa-tutorial. Ayan, may maraming mga pa-tutorial sa YouTube. Mag-ano lang kayo diyan, mag-antabay lang kayo, mag-home study kayo para ma-push niyo yung mga gusto niyo sa buhay. So, hanggang dito na lang guys. Salamat sa inyong lahat. Ayan, sa mga hindi pa nag-subscribe sa aking channel, please subscribe to Ricky Barra Vlog and don't forget to hit to click the bell button para ma-notify kayo if ever may mga bago akong ganap sa aking channel. So maraming salamat guys. Hanggang dito na lang po. Bye bye. God bless us all.